again. Redskins. Hi, I'm Ron Moreno, and this is Behind Pedals, a podcast that talks about life of our favorite cyclists. To catch my weekly episode, make sure you hit the subscribe button. And kahapon, nakalive tayo with Sir Bongclus of PCC and Medics. And yun nga, dahil available si Miss Shane ngayon, this is episode 5. And ayan, so we will talk about yung road niya para maging pro athlete and cycling specifically. Ayan, so let's welcome our guest, Miss Shane Yao. Ayan. Hi guys. Ayan. So syempre, ayan, introduce muna siguro kung sino ba si Miss Shane Yao. Ayan. Okay. Hi everyone. Ako pala si Shane Yao. Shane Yao for short kasi masyadong mahaba yung full name ko eh. Mm. Tapos si Shane Yao, bago po ako naging cyclist, syempre isa lang po ako normal na mamamayan. Some normal po na working student po ako eh bago po ako maging cyclist. Nag-graduate po muna. Ayun, sa mga hindi nakakalam sa dami nagtatanong eh, kung graduate ako hindi. Graduate po ako ng college po, AB Communication yung course ko sa pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa. And dito yun sa may malapit sa Bilibid. Po, dyan. Akala, malapit ka lang. And, bago ako naging cyclist, yun yung life ko, like working student, self-independent woman din. Proud to be. Proud akong self-independent. Kasi from high school ako hanggang college, ako na yung nagpa-aral sa sarili ko for as working student. Okay. So, nasan yung yung question? Yeah. Nasan yung parents mo? Medyo hindi maganda yung story ng parents kasi. Mm. So, nasa side ako ng stepmother ko. So, stepmother ko yung kasama ko. Ayun. Oh. So, ayan. So si Miss Shane Yao pala is graduate ng communication sa PL Moon. PL Moon. Then, ayun, kasi si Miss Shane, nakikita ko na, first na nakita kita mga around 2017 yata? 2016? 2018. 18 ba yun? Hindi, 18 ako sa start mag-bike eh. Ayun, basta parang bigla na lang parang sa mga race kasi nagjo-join na ako ng race noong 16, 17, 18, nagre-race na ako. Di ba po ako biker? Oo, oh, yun yan. Then, nakita kita sa Vermosa yata na race yun. Ka pa yung Cavite Bikers. Naka-CBS. CBS, ayan yan. So, yun yung unang parang first na nakita kita. Tapos, sabi ko, ayos to ah. Kumbaga yung, medyo hindi ka kapag ganun kalakas nun. Di ba? Parang, konting ensayo pa, ganyan-ganyan. Tapos, yun, medyo nakita ko rin yung progress mo na, parang dati parang pag nakasama kita sa ride, naalala ko parang naiiwan ka namin, ganyan-ganyan. Tapos nung ewan ko ba, before pandemic or nagulat na lang ako bilang sobrang lakas mo na. Ayun, parang naiiwanan mo na kami. Yung mga dating nangiiwan sa'yo, naiiwanan mo na, di ba? So, iba yun. Ibig sabihin, yun nga, yun yung gusto rin natin malaman, lalo na, yun, tsaka malaman din ng iba na hindi porket malakas itong taong to, hindi imposible na, parang walang chance na maabutan mo yung, di ba, tama ba? So, yun yung mamaya aalamin natin. Ayan. So, ayun, ano ba yung first, yung journey mo? Diba, syempre, nag-bike ka, una, for leisure lang. Parang leisure lang. Then, nag-school ka pa, nag-work ka pa. Parang paano mo na pagsabay-sabay yun? Kasi po, as working student. So, nag-ganap po ako ng time ko sa sarili ko. Ngayon, may libangan ako, hindi lang yung work. Hindi lang schoolwork. Kasi ganun lang po yung buhay ko. High school ako hanggang college eh. Parang nakapagod din na ganun lang yung iniikutan kong Like everyday life ko.
mga panahon na yun, ano, wala akong pambiling bike. Mm-hmm. So, nag-iipon ako talaga pabili ng bike. So, unong bike ko pa nga nun, ano eh, Trinks. Trinks na M360 ba yun? Yung sa yun yung unang bike. Tapos, nangyari yun, ang mangyari nun, may, di ba may mga uso yung mga group-group dati, mm-hmm. yung mga community ride, mm-hmm. ganun. So, yung CBS, yung Cavite Biker Squad, sila yung pinakaunang group na sinamahan ko na yung mga, di ba magsiset ng ride, set ng ride pa mawa, gano'n. Oh, yung mga uso. Yun yung uso dati eh. Tapos, yun, nung sumama ako sa kanila, natuwa ako. Kasi syempre, uy, bagong libangan, gano'n. Tapos, eh, nag-enjoy ako, eh, nasali na nila ako sa GC nila. Tapos, every weekend, may set silang ride, gano'n. So, parang, from starting there po, nung MOA ride ko, sunod-sunod na yun. Mm. Ride ko sa kanila. Every weekend. Oo, may mga budulan ride na, yung magra-ride kayo ng ano, yung magsaset lang sila ng ride, pero walang destination talaga. Magugulat ka na lang, punta na ng Sungay, punta na Rempal, gano'n. So doon, parang may ano doon eh, may parang, may kasali na, nagsasali na ng race talaga. Mm. Si Sir Jonas Peralta yun eh, sa D-Clan. D-Clan. Di ba, hindi ko pa naabutan. Hindi mo pa. Anong age cut ba yun? Ano po siya eh, parang sa 40 na po ata si... Yung ano pa yun, panahon mga 2018 nung nagsistart ako. Kasi nagstart ako race 2019 eh. Pinakauna kong race sa Alabang sa Filinvest. Yun yung pinaka-first race ko. So, yun si Sir Jonas Peralta. Siya yung nag, ano, parang kumausap kay Sir Rocky Prado sa CBS, yung grupo, yung mga leisure cyclists na why not daw try akong mag-race. Kasi yung, siguro kakasama ko nga sa kanila, parang nakitaan niya ako ng potential. Lumakas ka na, parang hindi na pang leisure yung ano mo. Oo. Kasi nung nabudol nila ako sa Rempal, nung first time kong ride sa Rempal, hindi ako bumababa dun sa mga ahon. Tapos naka-7 speed lang ako. So parang sila parang, ano, parang siguro na-impress or what, parang uy, may potential nga itong ano. To. Kasi sila bumababa eh, parang ako tas tuloy. Hindi naman yung mabilis pero hindi bumababa ng bike. Ganoon sa mga uphill section. Kasi sa mga unang nag-repal, sigurado mga kung first time ka, mga tatlo, apat na tukod ka doon. Pero yung sa'yo, na-straight mo siya. Tapos, ayun, so may race nun sa Alabang. Ayun, sabi ni Sir Jonas Peralta kay Papara kasi tawag namin sa head namin sa Cavite Biker Squad. So, why not daw, ano, try lang, join lang ng race. Ano pa ala ng event niya sa Alabang? Nakalimutan ko yun. Hindi siya. Endurance, hindi dirt and play. Pangalan ng politiko. Parang ganun pa event. Pa-event. Yung sabihin ko, ano, onti pa lang yung ano nun. Pero yung mga kasali nun, yung mga malalakas na babae, sila, ano pa da, sila, ano, kasama, kasali sila, ano nun eh, yung mga, ilan lang ang mga OG na, mga baka nature na pa si, babae nun. Sila Veronica, sila Vero. Baka sila Kate, MTV pa nun. Si Kate, doon. Parang naalala ko pa rin. Yun yung una kong race. Nangyari ko sa akin, nung first time ko mag-join ng race, na naglag ako dun sa may, ano, alam mo yung sa gilid nung ano ko, yung sa dam. Oh, yun. Naglag ako dun. Sa sagingan. Oo, kasi di ba, isang ano lang yun. Single track lang yun. E nagka-anuhan kami ng gulong ni Ate Dali. Si Ate Dali yung nasa unahan ko. Parang tumama ako sa, ano niya, sa likod ng wheel niya. Naglag talaga ako. So, akala ng mga marshal din ako tutuloy. Nagulat sila tumuloy ako. Diretso pa rin. Oo. Tapos ako, place ako ng 9th na first race. So, ano, podium agad na sa first race? Podium agad. Natuwa ako noon. Natuwa talaga ako. Kasi parang, uy, bago ito. Sarap sa feeling. Tapos, ganun. Yun, di ba, syempre, pagka na-experience mo na yung race, sa mga cyclists, kasi di ba maraming ngayon mga leisure na nagbabike. So, pag naka-join ka sa race, para siyang ano eh, ano bang tawag? Parang accomplishment. Tsaka parang nahanapin mo siya, di ba? Tapos yun, nagsunod-sunod na nun. Ang pangalawa kong race is yung sa Cavite, yung sa Tansasa, yung Bamboo na event. Yung Bamboo, yung, ayan. Diba, buhay na, yung Bamboo, din ako doon. Yun na yung pangalawa kong race. Yung pangalawa kong race, yun na, nag-champion ako doon sa Bamboo. Tapos, sumunod ko na is, endurance race yung sa Filipinas. Ang sinalihan ko nung 12 hours. 12 hours. 6 hours lang ako nun. Pumodium din. So, yun. Doon na nagsunod-sunod po yung ano ko eh. Tapos, yun. Di ba, syempre,
Ngayon, ano ka na? Ano ba tao? Pro-athlete na eh. Di ba, Pilipina? Di ba, Pilipina? Si ano pala, sa mga nanonood, si Miss Shane pala is ano, bronze, nakakuha ng bronze na SEA Games, no? Apo, sa team relay. Team relay, ayan. So, di ba, kumbaga talagang ano na, pro na, di ba? Parang masasabi na, yun nga yung ano ko eh, parang tataka ko, parang masasabi na, uy, pro na to, parang ganun. Ano ba yung batayan? Parang gano'n. Ay, actually po, hindi ko makikita yung sarili ko as pro po. Oo, hindi, pero parang di ba pag may nakita tayo, ay, pro na yan. Uh-oh. Pero yung iba, yun nga po eh. Di ba parang may malakas na nag-join, sabi, ay, pro na yan eh. Pero sasabihin, hindi mo lang pro eh. Parang ano yung parang wala kasing ano eh, no? Walang, alam mo tawag doon, may standard ba? Hindi natin alam. Tinanong ko rin po yun, ano pong basis na? Basis po na pro athlete ka na. Once to po na, pagkakalam ko lang is, pag once na nasa national team ka na eh. Yun, pro na talaga, athlete. Pag national team na. Pro athlete ka na. Ayun, pero hindi pa rin po mag-sync in kasi sorry. Wow. Hindi, di ba? Parang yung ano eh, kasi ang dami mong group eh. Oh, di ba na, syempre, yung mga, may mga group na mag, may lalapit sa iyo. Lalo na sa babae mas madali para sa akin na mas madali kaysa compared sa lalaki kasi pag sa lalaki sobrang daming malalakas, ang daming nagbabay. Ang daming may potential. Pero sa babae maraming malalakas pero yung consistency yung yung ano eh kung gaano katagal na ba katulad mo na maintain mo na improve mo pa yung lakas mo, 'di ba? Konti lang eh. So may mga lalapit sa iyo na mga group or mga organization, di ba? Like, sino ba yung mga unang, ba CBS, then yung D-Clan? CBJUN po yung pinaka, ay sa CBS po, is hindi po siya yung race po talaga. Oh, hindi race, parang leisure, parang doon ko nag-start. Then yung first is yung D-Clan. D-Clan po yung pinakauna kong competitive na team. Tapos, doon na po, nag-stick na po ako kay Dirty South. Dirty South, okay. Tapos, si DCSC po, ano po siya, nirepresent ko siya kasi yung parents ko po is mga taga Cebu. Kaya po, parang yun yung parang ano mo, hometown, ano. Apo, kaya napasok din po ako sa DCSC. Ayun, tapos, di ba meron, ano ko rin eh, parang ano ko rin ng Harvest eh. Parang, yung Harvest naman po is ano lang naman po siya, yung friendship na parang, team. Friendship team. Hindi po talaga siya. Sabi ni Sir Harvey po kasi hindi niya na-acknowledge. Parang hindi niya na-acknowledge as team po na competitive team. Gusto niya lang po ng friendship lang po. Friendship pero malalakas. Diba? Kasi, competitive din sila. Kasi nagsama-sama eh. Yan yung... I-ano ko lang, share natin yung hindi ko pala... Ayun ang mahirap dito pagka one man production. Ayan. Pero siguro pagtagal... Ayan, share lang natin yung naka-like tayo sa ano no sa page mo. I-share ko lang dun sa ano ko. Ayan. Coffee ba? Kape muna tayo. Kape muna. Ayan. So yun, sobrang busy ni Miss Shane, di ba? Pero nabigyan pa rin tayo ng ano ng oras para kung mag podcast or i-share niyo yung ano niya. So, yun. Sige, coffee ka muna. Ayan. So, yung meron, naano ka na sa, tawag dito, yung team mo na Dirty South. Sponsor lang ka. Di ba, sponsored ka ng, ano, Specialized, di ba? Ayan. Kasi, malaking factor din yun, di ba? Katulad kahapon na pag-usapan namin ni Sir Bong, sabi natin malakas yung athlete, pero kung yung gamit niyang equipment, kasama rin kasi yun eh. Oo, totoo po. Diba? Kasama. Halos sa ano ko ah, sa pagkakaalam ko, ewan ko kung ano ah. Parang diba yung athlete, para sa akin 33%, yung equipment, yung bike, 33%, tapos yung track, yes. Tsaka yung condition niya, 33%. Ewan ko kung may kulang pa ah. Kaya ano, baka pwede mong i-share. Para sa akin yun yung batayan ko eh, nang tumaga sa isang race. Diba? Eh, ako po nung dati po kasi, nung baguhan pa ako, syempre sakayla ko nang sakay ng bike. Hindi ko iniintindi yung sinasakyan kong bike. Yung bike, oh. Hindi ko siya minemintay. Hindi na minemintay. Basta sakayla ko. Parang naalala ko pa, puro kalawang na yung chain mo eh. Magkasabay tayo. Na-videohan mo pa yun. may video yun. Holo, kadiri naman doon, kalamang kalawang na. So yun, parang ang laking factor nung bike eh. Kasi sabi nga nila,
a clean bike is a fast bike. Mm, totoo yun. Totoo po yun. Pag maganda condition ng bike mo talaga, as in, sobrang smooth. As in, wala kang iisipin na magka-mechanical problem ka sa bike mo kasi alam mong pre-prepare mo siya. Hindi masakit sa legs. Oo. Oh, So, yun. Tapos, di ba, syempre, yung naano ka na lang. Paano ba yung journey mo? Paano ba, kumbaga sa mga nagbabike, paano ba ma-sponsoran or, di ba? Ah, parang magkaroon lang sila ng idea. Ano lang, huwag kayong magmadali siguro na yung like, kayo yung lalapit mismo sa sponsor. Oh. Kasi based lang po sa experience ko, pag maganda po kasi yung performance mo, yung si sponsor mismo po yung lalapit eh. Ganun po yung na-experience ko. Tapos, bike ka lang ng bike. Parang kung may goal ka po kasi talaga, mapupunta ka po talaga dun eh. Pero yung goal mo ba nung nag-start ka mag-bike? Siyempre, nag-iiba-iba yun eh. So ngayon, parang ano na yung goal mo ngayon, di ba? Ayun po. Una, yung goal ko lang lagi, ito lang yun na mag-enjoy lang ako. Pero ngayon po kasi sa sarili ko, parang may goal na ako na andito na ako eh, andito na ako sa path na to. Why not higitan ko pa yung mindset ko dati na parang gusto ko enjoy lang. Kung anong result ko, yun lang. So ngayon parang may eagerness na sa goal. Parang tumaas yung goal ko. Tumaas yung goal ko na parang alam mo yung pataas ng competition mo. Parang pataas din ng pataas yung goal, Parang wala siyang katapusan eh. Pero number one priority ko po talaga is enjoy. Enjoy talaga. Hindi ko po nilalagyan ng pressure yung sarili ko sa mga bagay-bagay. Pero yun nga, di ba katulad niyan, ang daming race, pero, di ba, ano ba, kailan ba yung next race mo? Nationals na po. Nationals na, RB. Sa road. Sa road, ayan. So, sa Tagaytayan, di ba? Yes, ayan. So, isipin nyo, MTB, tapos RB, di ba? Kasi ako, ako, XC, tapos RB, tapos may konting enduro din. Pero yun nga, malaking factor yung nag-RB ka, tapos nag-XC ka. Tapos nag-enduro ka, malaking advantage, di ba? So, pwede mo bang i-share sa kanila? Kasi pag ako lang yung nagsabi, parang wala naman maniniwala eh. Pero at least kung ikaw na mismo, di ba? Mas credible eh. Kasi po nag-start po talaga ako, XC. Tapos, napasok po ako sa road. Kasi po nung may training ka po kasi sa Tagaytay noon, way back 2019, bago mag-pandemic. Developmental team po sa national team. Napasok po ako dun sa road. So parang 5 months akong nag-training sa Tagaytay ng road ko. And then, sinalang kami nationals. Ayun, nakapwesto ako noon, under 23, dalawang pwesto, silver and bronze sa under 23. Tapos, ayun, na-line up po ako noon for SEA Games 2019 sa Tagaytay. Sa road po, as reserve. Tapos, malaking bagay po yung ano eh, yung alam mo po yung transition mo from MTB to kasi from kung magagaling ka po ng road tapos mag-transition ka to XC, parang mahirap kasi 'di ba kailangan mo ng skills handling. Sa akin kasi parehas tayo eh, XC tapos XC RB. Tas road. Parang ang dali po ng transition ng pagaling ka ng XC. Kasi sa RB road ka lang tapos yung handle lang yung pwede mo siyang italon-talon yung RV. Tapos sa enduro naman po, para mag-improve po yung skills ko when it comes to jumps. Technical jumps. Kasi medyo dun po yung mahinang part ko. Yung weakness mo nung sa XC. Nung mga una, di ba? So, ayun po. Kailangan ko ng improvement when it comes to skills. So, nag-decide po ako na mag-enduro po para po may cross-training ko. Tapos, sige, gusto ko talaga mag-improve. Pero yung, bawa, katulad yan, XC ka, tapos nag-road ka, ano yung, yung beneficial dun sa XC, kung nag-road ka. Bawa, XC nag-race ka, tapos meron kang road din. Ano yung parang, ewan ko kung parehas tayo, yung makukuha mo sa RB na magagamit mo sa XC. Sa akin po, siguro yung yung paano ka mag-maintain. Kasi di ba sa road, maintain yung takbo mo, dire-diretso sa XC, parang Puro power. Puro power.
parang na-apply ko po yung ano ko eh, na-apply ko yung cadence ko. Yung cadence. Ayun, cadence. Yun talaga yun. Na-apply ko po siya sa XC. Sa XC. Lalo na po pag uphill. So, tsaka lalo pag, ano, pag mga 100, ano, no, 100km na trails, no? Mga yung XCM na na-train. Oo, magagamit mo yung ano eh, yung road eh. Yung endurance. Yun, yung endurance. Apply mo po siya. So kung baliktad naman, halimbawa, kung road ka naman, ano naman yung makukuha mo sa XC? Ah, siguro yung ano, skills. So, si, oh, skills si na lang, skills. No? Yung mga batong daan, luba, yung mga gano'n, no? Yun yung pwede mo i-apply kapag galing ka ng road, tapos transition to XC. Okay. Then sa enduro naman, to XC. Ang dami kasi. Ang dami, ako no? Po, ang dami. So sa enduro, syempre, yung downhill, tsaka yung mga technical. Yung paano ka mag-speed up sa downhill, bitopreno, kumbaga parang ano eh, sa yung pure XC, pag pure XC ka, tapos may enduro ka, yung pure XC lang, hindi pumipidal ng power downhill yan eh. Di ba? Pero pag galing kang enduro, tapos nag-XC ka, pumipidal na eh. Hindi ka nagpipreno eh, di ba? Best example ko po dyan, si, ano, si Kiel eh. Oo, di ba? Oh, kahit bumababa, napedal pa din. Oo, pero nawala na yung ano niya, yung pagiging XC niya eh. Napapanood ko na yung mga videos. Pero yun nga po, si Kiel, ang lakas niya. Kasi di ba galing din siyang XC, tapos nag-enduro. So when it comes to pedaling, ang lakas ni Kiel sa ano, sa enduro. Oo, ayan. Pero yun nga, kung siguro kung tuloy-tuloy yung, kailangan pa rin talaga siyang ano eh, cross-training pa rin talaga. Oo. Ano. So, pero yan, kung mabibiliin ka, kasi yung mga nag-guest dito, lagi ko tinatanong, ano yung pinakamahirap na ruta nung newbie sila? Then, meron ding, ano yung pinakamahirap na ruta nung ngayon sa level mo na ngayon? Ayan. So, so first one. Dito sa local? Sa local, oo. Okay. So, yan. So, kumbaga yung mga ruta na, syempre, yung mga nanonood natin, pwede nilang puntahan yung, ano, yung mga ruta na yun. Okay. Diba? So, halimbawa, saan yung newbie ka? Ano yung pinakamahirap sa'yo nung newbie ka? Yung feeling best. Hirap-hirap ako din sa feeling best. Oo, oh, alam niyo po yung bato dun sa may, anong section yun? Yung may, aahunin mo yung bato? So, may, ano na yun eh, yung patawid ka na ng next na, ano po, na trail. Aahunin na bato. Yung may bato na ahon po. Basta, yung part po na yun, yung... Anong section yun? Hindi ko kasi kabisado yung pangalan ng trail sa akin. Hindi, pero ano yung unang section before niya? Yung may ahon, yung dam. Hindi, yung dam, tapos yung kasunod po yung dam. Sagingan, yung dito, may switchback. Yung dito po. Bago mag, alam niyo po yung may intersection, yung trail na yun. Gondo trail, hindi. Ang hirap. Yun, hindi ko alam. May pangalan kasi yung mga trail. Hindi ko alam kung playground ba yun. Kasi marami may bato doon eh. Yun. May rock garden din doon, di ba? Basta yung part po na yun, sa kahabaan ng 7-Eleven, basta yung part. Tapos nasa right side. Na, kung galing ka pong 7-Eleven, nandito po siya. Sa left side? Yes, left. Ah, baka yung dating, yung sarado na. Yung may pataas na bato na... Siya lang yung bato doon sa area? Oo. Ah, okay. Na, gets basta yun. Oh, after ng playground, pagpabalik. Siguro yun. So, yun yung mahirap sa'yo? Oo, sa akin. Kasi ang hirap dati ang hirap. Dari mag, yung magpepedal ka, tapos may mga bato-bato. May mga bato-bato. Kasi, alam ko lang dati, flats lang, trail, ganun. Yung mga unting bato lang, maliliit. So, yun yung mahirap sa'yo. Oo, sa akin. Feeling best. Okay. So, yun. Pero yung feeling best, ha? Di ba, marami nagsasabi, ay, madali lang yung feeling best. Ganyan. Pero, try nilang bilisan. Oo. Diba? Yun yung medyo, ano, may twist dun, eh. So, yun. So, yung mahirap naman yung sa level mo na ngayon. Kasi, syempre, pro, ano na, eh. Kung magkasahan ba, mga ahon or trails, ano yung mahirap? Dito po, sa local. Oo, sa local. Ano? Simba? Siguro, ano? Dito sa south, parang... So, parang nahihirapan ka ba? Wala na, ibig sabihin. Yeah. Wow! Hindi po. Siguro si, ano, sa south wala eh. Kasi wala po tayo masyado kasi... Pero sa Visayas or ano, sa buong Philippines na lang. Siguro si Timberland. Si Timberland? Si Timberland. Kasi mahaba siya eh. Oo, yung trail, no? Bagay. O may, tsaka ma-technical din, maraming... Ang dami nangyayari. Ayan. Pero sa road, kasi sa trail, yung feeling best, tsaka yung Timberland,
kung road naman, bawa, yung nahihirapan ka pang ahunin, yung... Ah, kung mabilis. Oo, oh, kung mabilis. Si, ano, si Black Hole. Si Black Hole. Kung mabilis, ha, oh, yung space. Pero, Yun ang hirap na ng Black Hole na yun. Mahirap yun, eh, no, pag may speed na. Tapos yung simula sa baba, hanggang taas, no, may... Oh, mahirap na ako doon. Sasakyan ka tumitirik. Compared sa sungay, no? Oo, oh, mas mahirap si Black Hole. Black Hole. Pero bagong tubig versus Black Hole. Ah, si bagong... Si bagong tubig. Bagong tubig. Oh. Oh. Kasi si Sambong hindi understandable, hindi na siya may straight eh. Oh, kasi single lang. So sabihin si bagong tubig pa rin. Okay. Ayun. Pero yung Black Hole kung sa road, pure kasi yung bagong tubig may lubak eh, may trail eh. Mahirap. Hmm. Actually sa national sin yung ruta pala. Ayun yung ruta. Si Black Hole. Si Black Hole. Ngayon? Sa national. Hindi nga pinago nila. Road nationals po, yun yung ruta. Grabe. Black Hole daw. Nag-register pa man din ako, pero sana hindi naman pumasok. Mag-video na lang. Ayan. Oh my God. Ayan. So, Black Hole. Ayan. So, mga hindi nakakalam sa Black Hole, ilang elevation ba yun? Yun lang ko. Parang may 21 yan ata doon, may 22 eh. Parang ganun. Black Hole. Ayan. So, next is, baka may mga tanong pala sa audience natin. Mm-hmm. Kasi hindi mo makikita, no? Oo, wala, hindi pala kita. Dito mo wala. Wala. Or makikita ba kahit hindi ako yung nag-live? Ayun, kita ko. Kita ba dyan? Kita, may nag-comer. Ayun. May questions. Okay. Ayan, si ano? Ay, ayan, hello si, po. Sino yun? Sa taas. Sino po yun? Si, ano pangalan nito? Yung mag-asawa? Mahina daw po yung audio. Sorry. Ah, mahina ba yung audio? Sorry, ah, kasi ano, sa phone. Ah, kasi sa phone. Pero yun, pag dito po, pag inano. Pero pag inano na to, in-upload. In-upload. Ayan. Mm-hmm. So, sige. Ano, laksan na lang natin, siguro. Ayaw, sige, sige. Laksan na lang kasi natin. Kasi nag-feedback pagka nilagyan ng speaker. Ayan. So, si Miss, di ba ito yung mag-asawa? Si, sila sir, ano? Mayo. Sila po yung, sila Sir Mayo. Ayun, miss ka na namin. Sila yung mga nagpa-praise po dati sa ano, Vermosa. Ayan. So, nasa North na siya. Si Aryan Gansha. Ayan, baka kilala mo siya. Hello guys, hello po. Then, si ano, Vincent Paul. Ayan. Ay, hello po, shout out sa inyo. South Wolves yan. Si Vic. Ayan, hello, Wolves. Hi guys. Then, hi, Sir Rical. Hello po. Ayan, si Team Harvey's. Yan, Lucero. Hi ayan, po. H-cut ko yan eh. Hi guys. Then, si ano, sa Harvey's. Ah, si Master Rical. Rical. Hello then, po. Ayan, Edbert. Ayan, si Edbert. Grabe talaga. Nag-abang talaga sila. Nag-U-turn pa sa ano yan? Nag-U-turn pa sa Tagaytay bago nag-comment. Ayan. Yeah, Shimano ba yung tawag sa mataas na bato? Ay, yun nga po yun, hindi Shimano ko din alam eh. Baka hindi, ngayon yun. Yan, next time, hanapin natin. Hanapin natin kung ano yung bato na yan. Ayan. Tapos si Jab. Si Hi, Jab. Miss ka na namin, mag-bike ka na. Medyo lumaki-laki na rin yan, okay. Parehas ko. Healthy na. Si Fiesta. Hi po, Chris. Hello po. Shout out po sa inyo. So, ayun. So, ang normal na ano kasi dito sa behind pedals, ang concept kasi nito is sa cycling, yung siyempre sa dapat cyclist, yung lahat pala na nag-guest dito, nagba-bike po. So, bikers. Yun yung first ano, yung first part. Then the second part is yung other side ng pedal, which is yun nga, yung profession. Pero yun nga, ang ano ko dito, bukod sa cycling, may other profession pa ba si Miss Shane? Ayan. Oo, yun na. Ano po, isa po akong songwriter. Songwriter. Yun, passion ko po sa talaga music. Actually, ano po eh, sa school, parang lagi po akong singer, ganun. First, nagka-banda po ako way back, 20. Parang may naalala ako, nag-post ka na ano yata sa Itbulaga ba yun? Or sa ibang show? Hindi ko... Itbulaga po yun. Itbulaga yun. Yeah. Ayun, 2015 po. Parang naging sideline ko po siya eh. Ayun, naging part, as in, naging work ko rin po talaga siya. Parang siyang ano, live band or ano? Live band. Live band. Ah, okay. Ano siya, naging sideline ko rin po siya nun. Aside from being a working student, musician. Sa mga gigs, diba? Nagigigs po. Wait, back 2015 up to 20
2019 po akong nagbaband. As ano po, parang group, ay band po talaga. Ano ba, show band or indie? Parang indie. Ah, indie. Okay. Tapos yun, gig po kami around south, tapos minsan nababot kami ng north. Mm-hmm. And then hanggang sa nag-ano po ako, nag-decide po ako mag-solo artist kasi yun na po yung time na ano na ako, nagtatrabaho na ako sa KFC nung college ako. Anong pangalan ng band pala? Heart Scenery po siya. Ano? Heart Scenery. Heart Scenery. Yeah, okay. Heart Scenery. Tapos, ano po siya, yung medyo rock. Tapos, nag-solo artist po ako. Ukulele. Nag-ukulele. Ukulele dyan. Ay, nakalimutan din matumugtog dyan. Ano siya, yung nag-solo artist na po ako, ano na siya, sa mga cafe na po ako natugtog, na-invite ako sa mga events, mga indie events, mga ano lang, underground events. Tapos, yun, naging work ko po siya hanggang sa napasok po ako sa Ukulele Underground Philippines. Naging vocalist po nila ako. And, baba. Yung pandemic, yun po yung naging source of income ko din, yung music. Mm-hmm. May, yung ano, kung alam niyo po yung app na Vigo, online, ano po siya. May kumikita ba doon? Ay, totoo po yun. Hindi nga. Legit akala po. Akala ko parang ano lang siya. Hindi. Parang joke time lang. Ay, hindi mo siya joke time. Ang laki po ng kita doon. Ang laki kita. Pero tinigil mo. Tinigil ko po siya kasi nag-ano na ako eh. Nung bumalik back to normal na, syempre naging busy na ulit. Kasi nung pandemic, hindi ka makalabas po, di ba? So, pero sa bahay ka lang. Yan po talaga yung everyday na naging ano ko, everyday nagla-live po ako. Mga at least 2 to 3 hours ako nagsisession, nagkumakanta. And then, ayun, yun yung source ko nung pandemic. Tapos, medyo naglaylo po ako nung nag-back to normal na. Kasi, nung nag-back to normal na, kinontak na ulit ako ni Sadenao para bumalik po doon. 2020. Para mag-bike, ano? Ako. 2021. Yung 2021, medyo wala ako dito. Mm-hmm. Nasa Cebu po ako. Nandun ako nagre-race sa part ng Visayas. So, yun. Yun po. Tapos, may ano ako eh. May 2 original songs. Nag-release ka na lang single, ma'am. Meron po. Naging ano po siya actually. Naging theme song siya ng series ni ano ni Erich Gonzalez tsaka ni Enchong Lee. Ano ba anong song? Anong title? Ah, my God. Ano? Walang Pamagat. Yung walang first... Pamagat. Ah, parang narinig ko yun before. Pero iba yung kumanta. Ah, yes po. Ako po yung... Ikaw pala yung... Ikaw ako po yung composer. Okay. Ako. Ginaya lang kanila. Parang... actually, ano po yun eh. Ano yun? Sa school kasi may ano kami mga competitions, mga song competition. So, from school lang po talaga yun. From school. Kasi sa school po, gumagawa rin ako ng mga music sa mga events. Like yung mga... sa mga radio program ako yung gumagawa ng kasi song. Sa course mo, di ba? Sa SARS. And then, ano po, yung music ko na yun, nag-jump, as in, ano yun eh, dalawang song ko na yung in-entry ko doon, original song. Yung una kong song is, ano siya, collab with my prof. Ano yun, first runner-up kami nung first entry namin. Tapos pinasok namin sa P-POP yung song. Nakapasok din kami sa top 50. Kasi pag pinasa, ewan ko kasi mga ganyan competition, kasi pag pinapasa mo yung song, may pipirmahan ka na parang, yes po. Na parang pwede nilang gamitin yung kanta, yes, parang ganun. And then, yung second song ko po, yun, ano na siya, nag-champion. Tapos nilabas namin siya, sinali ulit namin siya sa competition. Pumasok kami ng top 20. Yung walang pamagat namin sa K-pop. Bihira lang din po kasi makapasok sa ganun kasi talagang artist, ganun. Tapos hanggang sa kinontak po kami ng isang, yun nga, yun sa series, sa ABS-CBN. Pandemic din po yun eh. Pandemic. Parang yun na yung pinakamataas na achievement na rating sa pagiging music. Sa music. Ano ko, sa music. Pero na ano mo yun, kasi ngayon di ba matunog ngayon yung mga trademark, mga di ba? Kasi sa mga song, kasi kami, ako nagbabanda rin ako dati. Kinopyright namin yung kanta namin. Baga ni-register namin sa National Library, galang mga ganun.
So yun, na-register mo yun sa'yo? Yung sa amin po yung second song. Yung second song lang. Pero yung walang pamagat, hindi? Ay, yung walang pamagat, yun po yung na-register. Na-register. Yung unang song ko po yung hindi. Kasi parang song lang po siya na ginawa ko for yung GF na. Eh, di naka-frame yung, ano mo, yung certificate. Nasa akin lahat. Okay. Ayan. So yun, sa mga gumagawa ng mga kanta, huwag kayong gawa ng kanta lang. Lalo na ngayon. Paka-copyright nyo. Oo, paka-copyright nyo. Mura lang sa National Library. Yeah. Parang nagastos namin isang album, parang nasa 1,000 plus. Parang ganun. So mura lang siya. Kasi ang dali ngayon makopya yung ano. Totoo po. Yung siyempre marinig lang nila tapos aangkin na nila yung kanta. Actually, nagka-problema po kami yan eh. Doon sa series ng kay Enchong tsaka. Kasi... walang paalam. Kasi ginamit agad nila doon, ni-release agad nila na wala pang... Hindi nyo ano? Hindi namin alam. So parang nag-negotiate na lang. No, medyo nagka-technical problem kami sa part na yun. Kasi So yan, dapat pag nakagawa na kayo ng song, i-record nyo, ipasa, i-register nyo lang sa National Library. Murang-mura lang siya. Ayan. Kasi sabi natin, ay hindi naman sisikat. Paano kung sumikat, di ba, yung kanta? Ayan. Tapos, yung ano pala, yung balik ako doon sa Bigo. Kasi ano eh, parang hindi ko siya pinopost sa ano sa social media ko na nag-live ako about doon. Parang nalaman lang yun nung ano eh. Nag-live ako one time sa Facebook na nag-ano, for charity. For charity. Tapos, naka-indicate doon yung parang may mga nagko-comment kasi parang... nagbibigo yan. Kasi mula lang, may mga pumapasok na mga biker na viewer. Kasi, Bigo. Bigo. May mga pumapasok na biker. So, medyo nahiya na ako na part of yun. Kasi parang hindi alam ng bike community na yun yung ginagawa ko outside bike. Akala nila nauna yung... pero nauna yun, yung pagkanta. Diba? Ako. Diba? Akala nung iba, nauna yung bike bago yung kanta. Pero hindi nila alam na kumakanta ka na. Bago ka pa nag-bike. Kasi yun, sa mga wedding. Mga wedding din. Ay, malaking bayan sa mga ano, sa mga debut at wedding. Sa debut wedding. Next week na po ako, nag-book po ako din. Kumakanta. Ayan. Kailangan may ka-tie up ko lang na ano, na coordinator, diba? Yes. Ayan. So yun. Kumbaga, pero ngayon, hindi ka na kumakanta. Kumakanta ako sa bahay na lang. Pero hindi na pinag, ano, yung... ano lang, generate ng income. Ngayon, hindi na. So ngayon, ano na ngayon yung money generating mo na ano? Kasi syempre, hindi pwedeng puro bike lang tayo. Diba? Mga gagastos ka rin. Not unless full sagot talaga ng sponsors o, diba? So ngayon po, ano ako eh. Kasi may, ano po, sa Danao. So, may income po ako sa doon. Supported ng government, ng Danao. Ayun. And then, sa ano po, yun, yung focus ko po kasi ngayon, yung bike eh. Bike po yung focus. So yun talaga. Hindi, tsaka yun nga, parang yun na yung profession mo. Andito na so, po. So yun yung sabihin na ano, pag professional athlete, diba? Kung mga yung athlete ka, tapos may pumapasok ka pera, may income. Ayan. Ano rin naman po, may naipon din naman po ako no, sa mga past naipon ko po. Saka naalala ko, nagbenta ka pa ng mga clothing, di ba? Pala clothing. So, underground lang kasi siya. So, nagbenta ko clothing online. Tapos, hanggang ngayon? Yung sa, ano na lang po, sports bra. Bra. So, okay naman siya kasi yung daming athlete na babae. So, okay naman. Ngayon, ano pa siya? May ongo, ano pa rin? Ayun, promote na. Anong pangalan nung Actually, hindi wala po akong page doon eh. Pero sa page ko na Shane Yao, doon ako nagpo-post lagi. Hindi ko siya pinupost doon, pero saan mo siya pinapadaan? Bawa, pag may order, ganyan. Pag, ano po? Pag may umu-order, di ba? Saan? Kasi minamayday ko lang po siya, tapos doon na sila ate, pamain, ganun. So, PM-PM na lang kami. PM-PM, tapos paano dinideliver? Parang... Pag malapit, meet up. Pag malalayo, like Davao, yun na yun, true ship na po ako. Okay, so walang platform, no? Wala. Kasi talaga siya, mano-mano. Mano-mano. Discarte lang. Yun, iba talaga. Ayan. So, bukod sa pagbebenta, yung pagganta, tapos syempre yun nga,
ano siya ng supported ng government ng Danao, which is sana lahat ng, di ba, lahat ng ano ba, cities or municipal, ganun, no? Thanks to Sir Boying. Di ba, maganda sana kung ganun yung... Ang po yun, laking bagay din po. Laking bagay nun, kasi sa pag sa pagbabike, hindi alam nung iba, akala nila ang gastos mo lang yung bike. Ay, sobrang diba? Gastos. Sobrang gastos. Lalo na kung di ba pag nagko-compete ka, di ba? Sobrang. Siyempre, kailangan mo ng mga nutrition, di ba? Totoo. Ayun. So, ayun. So, sa pagbabike, ano yung ano, ma-advise natin na, ano, sa mga aspiring athlete or mga cyclist? Ah. Ayun. Anong pwede mong i-advise? Ano? Ah, ano lang po. Dami na rin nagtatanong sa akin yun eh. In-advise ko lang po kasi lagi talaga, ano, huwag niyo pabayaan muna yung pag-aaral niyo. Kasi yung cycling, hindi siya forever po na malakas ka, hindi siya forever na andyan. Wala tayo sa Euro para maging profession siya, gano'n. In-advise ko lagi, tapusin niyo muna yung ano, niyo, school. Tsaka tapos yung school niyo, ay, dyan lang yung bike eh. Pwede kang mag-bike, pwede kang mag-focus ulit. Parang, kasi yun yung ginawa ko po. Tsaka pwede mo siyang isilingit, di ba? Hindi talaga siya, ano eh. Parang sabi nga nila, wala daw na yaman sa pagbibisikleta. So, kung ano po, pero yung kung goal mo siya na maging trabaho talaga, nasa sa'yo na rin po yun kung paano mo siya i-handle, paano mo siya maging, yung paano kakikita doon. Pero advice ko lang din sa mga aspiring na athlete na gustong mag-focus talaga sa cycling, wag na wag nyo kalimutan na mag-enjoy. Kasi pag puro pressure yung naiisip mo, puro parang gusto mo laging on top ka. May stress ka. Oo, iba po yung level po ng, ano, iba yung level ng stress pag laging, parang laging may pressure sa likod mo. Parang may nagdi-dictate sa'yo na, dapat ito ka lagi. Yan ka, 1, 2, 3 ka, ganun. Pangat yung ganung feeling. Pinaka the best feeling po na parang every races ko, binaka the best feeling po na wala akong nararamdamang pressure at all. Na parang kalaban ko, sarili ko lang. Hindi ko po pinapansin yung tao sa paligid ko, yung mga kalaban ko. At nasa race ka, pero isipin mo sarili mo. Isipin mo mag-enjoy ka lang. Yun. Yung experience talaga. Tsaka yun po, iniisip ko lagi talaga, ano lang eh. Ano man yung result ko, every races ko. Parang may lesson kang mapupulot doon. So, kung ano yung mali mo the past races mo, apply mo na magkamali doon. Apply mo sa ano mo, apply mo sa next race mo. Yun, parang step by step kang ano, mag-i-improve. Hindi yung dadaan ka sa... Actually, walang shortcut eh. Kasi yung iba, pag alam mo yung may mga kaibigan akong ganun eh. Kung natalo na sa isang races, hindi lang makapasok ng podium. Wala, ayaw na. Oo. Huwag ganun. Kaya hindi nag-i-ayaw, no? Hindi ko mag-i-improve. Parang wala kang mararating kung hindi mo pinaghihirapan. Yun. Ayan. So yun, nagpapa-shoutout pala si Neil Lawrence, ayan, DDK South Cycle daw. Ayun. Hi, Job. Hi po, shout out po. Batong Ngilan, ayan, shout out. Hi po, si shout Rante out. Si Adorador. Hi po, shout out po sa inyo. Si Concepcion sa, ano ba yung Sausal? Si Sir Concepcion, ano, siya yung laging tumatumbling sa mga... Si Tatay lang po, shoutout mo sa inyo. Kasama thank ko naman yan, nung Bruce ko. Ang kulit niya na tayo. Tsaka nung 7-Eleven, magkasama kami yan. Nagkasabay kami, medyo nagkakwentuhan. Naisip ko, nasa race pala ako. Ay, ko tayo mauna na ako ng konti. So, yung maganda sa race, iba-ibang mga age, iba't ibang tao, makakasama mo, di ba? Oo, totoo po. Ang dami mong makikilalang makakasalumuha sa races. Ayan. So, yung tips mo, di ba, kanina, yung tuloy-tuloy lang, tsaka enjoy, huwag mo kalimutan magpahinga. Magpahinga. Yung iba kasi, ensayo lang ng ensayo, nakakalimutan magpahinga eh. Mahirap din yun yung gano'n, yung hindi pa nakaka-recover. Baka pwede natin siguro i-share mo yung training, Pwede ba yun? Pwede ba i-share yung training plan? Sige. Baka mama yung secret eh. Ayan, di ba? Individual lang din naman po ako. Oo, yun. So yun, paano yung training natin? Bawa, Monday to
Sunday, paano yung training ano mo nun? Ako po kasi like for the week, parang meron akong dalawang session ng interval, meron akong session ng Monday, ano yung ano mo? Ano yung schedule mo for Monday? Depende po eh kasi kunyari may ano ako, may lakad or may nag-iiba rin po siya. Pero usually yung fixed na schedule. Usually ginagawa ko po Monday recovery ako. Monday wala recovery ginagawa at all. Kasi Sunday long ano eh. Oo, kasi weekend yung mahirap eh. Then the following Tuesday ginagawa ko po is depende din. Pero nagbabago po siya pero pag wala akong ano like fixed schedule. Pag Tuesday po ako nag-ano ko. Interval. So, sa mga hindi nakakaalam, ano ba yung interval, di ba? Kasi siyempre, sabi yung interval, ano yun? Parang, di ba? Ano yung interval? Explosive po na ensayo. Ganun. Like, pero parang, may exit, tama ba? Oo, ganun. Sure, ano lang po siya, short time, pero explosive po yung ensayo. Ano example? Ba? Example ng interval? Like, for example po, ano nga, one minute na explosive talaga. As in, max effort. One minute, and then pahinga ka ng mga 2 minutes, ulit-ulit, gano'n. Parang mga nakakailang set. Mga ilang gano'n? Mga 5 sets, gano'n. Parang gano'n po siya. Kasi may mali pala yung ginagawa ko. Depende po yun ha. Depende kasi po yung sa akin, nag-inaral ko rin po siya. Ang ginawa ko parang ano eh, parang pinapatagal yung max ko. By, bawa, ngayon, 10 km, 20 km, bawa, dire-diretso. Ano din po yun, ibang ensayo din po siya. Anong tawag doon? Pasok po siya sa threshold. Threshold. Threshold pa tawag doon, hindi pala interval. Pag interval, short lang. Short lang, pero marami. Okay. So, 5 sets, bawa. So, syempre, max effort, 1 minute, tapos rest, 2 minutes, tapos 1 minute ulit. Oo, ganun. Tapos siguro, ilang minutes yun sa buong araw ba for Tuesday? Hindi. Depende po eh. Kaya like, kung time-based ka, like, yung ride mo lang for the day is 2 hours. So, pubunuin mo yun. 2 hours na ganun. Hindi. Kasama na po yung ano mo doon. Yung kasama na yung recovery mo and yung ano mo, yung, yung bago ka mag-bike. parang activation. Kasama na yun. Parang papawapawis muna. Oo. Two hours. Pero mga 2 hours, ganun. Interval. Okay. Pero iba-iba po yun na. Depende po yun sa inyo. May mga kanya-kanyang ano yun. May mga kanya-kanyang training program. So yun yung Tuesday. So Wednesday na. Wednesday po ko yung long ride. Long ride. Ano yung long ride? Kasi baka yung iba kasi yung long ride, 5 km long ride. Diba? So ano yung long ride mo? Diba? Pag long ride po, like, distance mo is 80 to 100 kilometers. So, Tagaytay U-turn yun. Mga favorite. Favorite. Sa South. Yun po yung long ride. Okay. So, yun Wednesday yun. So, pagdating ng Thursday? Pag Thursday ko po is, it's either ano po siya, endurance ulit. Pero, iba po yung endurance eh, sa long ride. Anong difference nun? Sa akin po, endurance, short time, pero tuloy-tuloy siya. Pero wala kang, parang hindi ka mag-e-effort. Ganun. Parang steady pace. Cadence lang. Steady pace. Hindi siya max. Hindi. Parang actually, parang recovery, ano siya? Parang ganun. Parang recovery minus po siya. Ayun. Mga ilang, ano yun? Ilang km? 50, ganun. Okay. Sige, sulat nga. Hindi, di ba? Pero depende po yun, kasi depende, parang sa akin yun yung nakasanayan ko. Iba-iba po tayo ng ano. Iba-iba lang ensayo. So, pagdating naman ng Friday, kasi syempre, 150 ka na, tapos 20, so 170 na. Tapos Friday, so, recovery, ano ko na po yun? Recovery ride, gano'n. Paano yung recovery ride? Like, ano lang po ko, 1 hour or ano, parang coffee ride kung tawagin. Yan yung cover. Parang kami, lagi kami coffee ride eh. Kasama ko ang anak ko. Everyday coffee ride. Everyday coffee ride. Diba? Tapos lalo pag napakwento ka pa, mas matagal ka pag nagko-coffee kaysa nagbabike. Ayan. So, ilang km yung coffee ride? As in, ano mga talaga? 20 ganyan. Oo, ganun lang. 20 to 30. Coffee ride lang talaga siya. Coffee ride. So, pagdating ng Saturday,
Kasi Saturday, depende na po kasi yun eh. Kasi, di ba, races na. So, mag-a-adjust po talaga yung... Oo, kung ba, kung walang race. Kung walang race, yung ginagawa ko po kasi, wala, sama lang ako sa mga, ano, sa mga tropa. Sa set ng ride. Kung ano yung ride nila. Ganun yung weekend ko. Kung ano yung ride po nila. Yung Sunday? Sunday ko is, usually naman talaga, race eh. Race, or kaya pag wala race, long ride. Mga 100km ulit. Okay. Tapos pahinga. Okay. Pahinga and repeat. So, ang pahinga mo pa ang lumalabas, dalawa. Opo. Monday, tsaka Friday, yung coffee ride. Ganun. Okay. Kasi hindi naman din, hindi kailangan ano po eh. Pero kailangan talaga ng pahinga. Kasi may ginawa rin ako dati, parang 1 month na walang pahinga, tapos puro climbs. Oo. Malapit na yung race, nagkasakit ako. Actually, na-experience ko din po yung nationals noong 2020 na nationals sa dalawang. So, kailangan talaga lang pahinga. Burnout. Tapos yung alam yung bubog yung legs mo. Walang laman, walang sipa. Ampaw yung sipa mo. So, yun. So, nakakuha nyo na yung tips ha, kung paano. Yung pumaking training, di ba? Ay, baka ano ah. Kanya-kanyang ano po tayo, program. Yung mga mambabas niya, bahala kayo. Baloy siya. Hindi, di ba? Hindi, kasi, di ba sa, di ba buwak ngayon, di ba? Hindi naman natin maiwasan sa lahat ng aspect ng buhay natin. Imposible na walang mambabas eh. Ah. Yung may naka-experience ka rin ba noon? Yung parang nung nag-start ka hanggang ngayon. Ay, ako po thankful ako kasi... Simula nung nag-start ako up to now, may isang bash, wala po akong natanggap po. Wala naman. Thank you, Lord. Suwerte mo naman. Hindi, mga kahit saan mo, sa pagkanta, sa mga ibang... sa kanta, siguro. Sa kanta, oo. Yung mga correction lang, yung mga... Kasi normal yan. Normal lang naman po yun eh. Pero sa bike ko, wala po. Kasi sa lahat, meron eh. Baka nagbabike ka. Baka ako katulad ko, yung dati. Although, ang taba ko talaga before, parang 186, 189 ako. Pounds, ha? So, parang nung may ano, lakas mo sana, kaso ang taba mo na. Baka ang tanda mo na. Baka may mga ganun. So, parang yun, mga ganung experience. Pero... Sa family ko lang. Mga kapatid ko. Mga basher. Mga kapatid ko dyan sa Cambodia. Kasi ang puti ko po talaga dati bago mag-bike. Kasi nung puti ko. Tapos sobrang tapos ang kinis pa. Tapos nung nag-bike na ako, doon na may mga pachi-pachi na sa tuhod. May tan lines. Kung kayo tumanda, doon ka pa nag-apek lahat. Oo nga. Tapos si mami din. Kasi sobrang alagang-alaga niya ako. Kasi ako yung pinakaputi sa amin. Tapos ngayon, hindi naman sobrang itim, pero ako na yung pinakamaitim sa amin. Ikaw yung magkakapatid. So, ilan kayo magkakapatid nga pa? Madami kami. Ano, kasi may the other family. So, medyo madami pero ka. Pero nasaan sila? Yung mga kapatid ko, nasa Cambodia na po sila. Okay. So, pag nasa Cambodia ka, di ba katulad nito, may nandun ka sa kanila? Or malayo May umaampun po sa akin sa Cambodia. May community po ng mga Pinoy na bikers din po. Yeah. Sila yung umaampun sa akin pag napunta ka. Yan yung masarap. Sobrang mo. Parang second, ano mo na siya. Ay po sa Camp Pinoy Bikers po sa Cambodia. Hello po. Okay. Sila sobrang babait. Ayan. Si Job daw na sobrang sa pahinga. Ayan. Ayan, tumaba. Sa noon. Ay, may tanong si Sir Carl. Sige po. What's your inspiration? Wow. Ayan. Gusto ko yan, sorry ka lang. Inspiration ko, sa totoo lang po, yung sarili ko. Mm-hmm. Yung totoo. Kasi... parang lumaki ako sa hirap, lumaki po talaga na ako na parang from elementary po talaga ako hanggang college, puro hirap. Puro sariling sikap para makaaral ako, may pabaon ako sa sarili ko. Tapos, yun, parang mindset ko lang talaga sa sarili ko na parang self, parang kailangan mong mabuhay. Kailangan mong buhay ang sarili mo. Wala kang asahan. Hindi naman sa hindi po tumutulong yung family. Pero kapos po kami kasi madami kami magkakapatid. Siyempre may ibang family. Yun. Tapos naging mindset ko siya since elementary ako na kaya kong buhay ang sarili ko. Kaya simula elementary, kaya ako.
Pero at benta, least, diba, hindi ka parehas ng iba na sinisisi yung ano. Ay, hindi. Wala diba? Po. Wala yeah. po kong ganun sa ayun, kasi family. Yung sa iba, mindset ng iba parang, yun, kasalanan ng parents ko. Gato, kaya ganito ako, di ba? Actually, thankful po ko sa kanila din. Kasi kung hindi ko naranasan yung ganun, wala po ako sa kakinalanan. Oh, hindi ka strong, di ba? Hindi ako strong. Yeah. Parang, alam mo po yung kaya kong tumayo sa sarili kong ano kahit walang support ng ano kasi alam ko na paano dumiskarte sa buhay. Mm. Yeah. Independent talaga. Independent. Ayun. So sa mga nanonood diyan, ayan. Hindi niyo pa kailangan na kumbaga parang ako meron akong mantra na ano eh. Hindi kasalanan ng magulang na mahirap ka. Kasalanan mo 'yun pag mga sa umpisa, syempre kasalanan ng magulang talaga 'yun. Pero pag bo, tumanda ka na, umahirap ka pa rin, mamatay ka na mahirap, kasalanan mo kasalanan na yun. Kasalanan mo rin. Diba? Kasi maraming ganun eh, maraming ganung story eh. Na, ay, kasalanan kasi walang kulang opportunity, ganyan-ganyan. Pero hindi eh, kasi, diba? Tsaka pag ano po eh, pag, alam niyo po yung pag ano, may pula kayo nakapakang tao, mabait ka lang sa kahit sino, parang, wala eh, yung, alam niyo po yung blessing sa inyo, parang ibibigay kusa ni Lord. Parang ilalagay ka niya sa path na gusto niyang mangyari talaga sa'yo. Basta ano ka lang may patience. Tsaka minsan may mangyayari sa yung mga challenges. Pero yun, nire-ready. Hindi, parang hindi mo alam, nire-ready ka lang pala dun sa big thing, di ba? Totoo. Ayun. So, ayun. So, baka sobrang busy ni Miss Kim. Okay lang po. May tanong po ba sila? Waiting lang magkamali si Miss Kim para mabash ko na siya. Si Jeff. Ano daw po? Hinihintay ka lang na magkamali para mabasa. Grabe ka ba? Grabe ka dyan ba? Ayan, so, tawag dito. Ayan, baka yung mga question nila. Ayan, baka may question po kayo dyan. Sige lang. Ngayon ko na po sasagutin. Okay, nasasagutin. Kaya may tanong ako eh. Ah, sige po. Yung comment ko, di ba sa ano, sa Facebook? Ah, oo. Wow! Tanungin niyo po ito. Di ka may rawan. Hindi. Pero ilan taong ka ba na? Ilan taong ka na? Ah, so hindi mo, ano lang po. 24. Yes. Turning. Ano. Bata pa. Diba? So parang marami pa ang pwedeng mangyari. Ayun. Tsaka hindi, yun nga. Kumbaga, age is just a number. Oh, age is just a number. Ako nag-start ako by 33 na yun. Parang ganun eh. So, tsaka ano pala, yung ay, wait lang ko. May sasagutin lang ako. Okay lang ba? Ah, sige. Yung ano, may nagtanong sa akin before the podcast kasi nakalimutan ko yung name niya. I-jot kanina. May nagtanong sa akin kung anong age daw ideal na mag-bike. Ideal age na mag-start ng bike. Ayun, nakalimutan ko name niya eh, mamaya. Actually, ano eh, walang ideal age kung kailan ka pwede mag-start ng bike. Kasi ako late, sobrang late ko na mag-start. As in, pag-graduate, tsaka na ako natutuwag. Pero maganda, ano, no? Bata ka pa lang. Kasi ako dati, nag-start naman ako, bata pa, kaso na ako yung bike ko. So, kaya ako nag-quit mag-bike. Tapos bumalik ako after, ang tagal, 30, ano. Pero ikaw, bakit ka nag-bike nun? Ayun nga, yung sinabi ko, nag-start ako kaling mag-bike. For leisure. Mm. For para, ano, may, ano, ako, may inibangan. So, wala, no definite, ano, no? Wala, no definite age. Wala. Pero mas maganda, kung kaya ng bata pa lang, much better, di ba? Kumbaga, ang haba ng preparation mo pa, siguro, bata, ano ka pa lang, nasa teens ka pa lang, pro ka na. Diba? Tapos, ano pala, yung sabi ay yung ano po ano yun yung haba nung ano nung since nag-start ako hanggang sa napumasok daw ako sa national team yung bakit daw sobrang easy lang kasi daw mabilis, no? Mabilis. Oh, ayun mabilis yung trend pag i-impro mo ano yun sipag at tiyaga lang po talaga. Sipag at tiyaga. Wala po sa haba ng panahon. Wala po sa iksi ng panahon. Oh. Kung masipag ka, matiyaga ka sa ginagawa mo, may result ka talagang magandang makukuha. Tsaka malaman mo agad kung sino yung makasama ka dun sa mga taong ano, yung ganung level ng pagbabay. Malaking bagay din po yun. Sobrang malaking bagay.
Bawa, siyempre, kung bawa, gusto mo maging pro pala, nakatulad ni Miss Shane, eh, ang kasama mo puro mga copywriter. Di ba? So, imposible, di ba? Imposible. Actually, yun yung yung naging thankful din ako kasi yung mga tao dito sa South, yung mga nakakasama kong mag-bike, parang sila yung naging reason kung sila rin po, malaking ano, bagay sila kung asan ako ngayon. Kasi sila yung mga nagbubudol sa akin na mag-ride. Oo, oh, natin ang alala ko pa. Gagano pa kami yun, nila yung friend. Asan na si Shane? Doon. Mag-ride, nabol na yun, mamaya ako. Minsan umiiyak pa ako kasi naiiwan na ako. Oo, umiiyak talaga ako. Hanggang sa parang mindset ko lang, next time, hindi ka na maiiwan. Ganun. Ngayon, ayaw ko na sumama kayo. Yung last na sumama ako, nag-ride pal kami. Umiiwan kami sa ano. Mindset lang ba? Mindset. So, kailangan mag-insayo. Ayan, may tanong ulit si Charm naman. Ayan. Si Ma'am Charm. Hello ayan. Po. Shout out po. What part of your job do you find most challenging? Ayan. Ay, si Ate Charm. Hi, Ate Charm. As an athlete, what part of your job do you find most challenging? As an athlete. Kasi sa'yo, sarap eh. Nagbabike ka na. Yun din yung trabaho. Diba? Yun nga po eh. Parang, siguro yung ano na lang, yung race course. Yung race course sa international. Oh, sa international. Yun, kasi wala tayo dito nun eh. So parang, like ako, baguhan lang din naman po ako mag-international race. So parang nabubulaga po ako sa racetrack na meron sila. Sobrang layo po sa trail natin dito. Parang, yung XC po natin dito, parang gravel na lang doon. Gravel na lang sa kanila. Yung mga ruta doon, mga pang downhill, enduro. So, mabubulaga ka po talaga. As in, yun yung sa akin na na-challenge ako na kaya gusto kong improve yung skills ko. Kasi outside our country, iba po talaga. Limited lang yung time mo, di ba? Limited lang yung time mo mag-practice. 1 to 2 hours lang. Unlike yung mga nandun na, siguro kung ikaw, ilang months, bawa, pag may race, bawa, sa Cambodia, nung last, isang linggo lang, di ba, saka lang kayo pumunta doon. Pero yung mga ibang team, nandun na ng 1 month, di ba? Early. 1 month o 2 months, nandun na sila. 2 weeks early, or mga ganun, 1 month early. Diba? So, malaking bagay po yung adaptation mo sa ibang lugar. Ayun. Tapos, shout out daw kay... My Minox Lechon Manok. Wow, Minox. Hi, shout out po sa Minox. Lechon Manok. Ayan. So, yun, hindi na rin natin. Ayun, baka meron ka pang gustong i-share na or ano. Ano ba? Wala tayong i-share. Final advice. Ayan. So, ano tayo? Final advice. Sa mga aspiring na maging pro, di ba? Or mag-bike na lang. Ayaw mo sa mga aspiring na maging pro. Wag niyo kalimutan kung saan kayo nagsimula. Wag lalaki yung ulo, always be humble lang. Kasi may iba na alam na po natin yung once na pumesto. Alam niyo na po yun. Yung part. Mga kinakalimutan na yung mga tumulong. Yun lang po yung mapapayo ko po sa mga aspiring na naging pro. And sa mga magsisimula pa kung mag-bike, continue lang kung ano yung gusto nyong gawin. And always enjoy lang. Okay, so... Ayan, so pwede mo i-promote yung yung business mo. Although hindi naman ako yung partner ko, ayaw mag-bike. Okay. Ay sige, na lang din natin. Yung sa mga gusto pong mag-book, like bumalik sa music pwede po ako sa mga birthday party, ay kung gusto niya ng songwriter sa wedding or sa mga birthday, ganyan. Pwede niyo po akong i-PM. And yung sa sa business ko, lang kasi siya, low-key business lang eh. DM lang, my day. So, nagpo-post naman ako lagi sa page ko. So, thank you sa mga sumuport sa akin sa sports bra na business. Ayan, pwede mong shout-out po. Shout-out ko lang po pala yung Harvey Rest Sports Bar and sila sa Rical na nanonood ngayon. And... gusto ko rin i-shout out si nanonood din sa DCSE, Sir Boying. Hello po. Thank you po sa inyo lagi and
Shoutout ko na rin lahat ng ano sa sponsors ko. Thank you so much po sa ano Pocari Sweat Philippines, Waking, Active Fuel PH, Imagine Philippines, Specialized Philippines, Turkey South Multi Sports, ano pa ba? Grand Trail Cycle po. Ayun. Kay Sir Pen, thank you so much po. And sino pa ba? Baka nakalimutan tayo. Sino pa ba? Specialized Mowa, hello po. Harvey, kina Sir Harvey, Soled, Ela, yan. And shout out na lang. Thank you so much sa inyo. Ayan. So, ayun. So, ayun, siguro sana lahat maraming natutunan kay Miss Shane. Siyempre puro ano eh. Ito different yung ano natin itong podcast na to kasi dun sa Behind Pedals, kaparehas din yung ano, vibe pa rin yung ano, di ba? Pero yun nga, yung pagkanta, ay maganda yung ganun na pero active pa rin, di ba? Although ako musician din ako pero hindi na ako tumutugtog. Ayan. Pero kung masaya yun nga, sinabi ko, kung masaya ka dun sa ginagawa mo, tuloy-tuloy lang. Ayan. So, ayan again, thank you kay Miss Shane. Ayan. And ano ko lang din yung, kasi may sponsor si Miss Shane, ako meron din. Ayan, yung Kickstarts Coffee, Mountain Sports, Sure Choice, 96 Activewear, Avelio Fluid Bikes, Bike Essential, Insta360, Piscasa and Roman Essence International Corporation. Ayun. Ano kami, distributor naman ng mga tissues. Ayan, Kleenex. Ayan. Then yung mga cycling club ko is Southwoods Pilipinas, Team EXO, BikeQuest, Sure Cycle, DRCC, Batangas Bikers Club, ayan, mga kabatang. Ayan. And ayan, ikaw, ayan. Sa mga groups mo, baka... Ayan, sige, pahabol natin. Ayun, Cavite Biker Squad, habol natin yun. Hey, Mama Robs, Papa Rock, misa namin kayo. Ano pa ba? Sa dati kong team, sa D-Clan, hello po sa inyo. Further, hello po, ayan. And Trax Philippines pala, Trax Philippines. Yan, kaya kalimutan. And Sir Jim, hello po. And also, ano ba ba? Dirty South Multi Sports, hello po. And ano ba ba? May kalimutan ba ba tayo? Further, Klein, baka gusto shout out. Ayan, shout out kay Klein. Ayan, siya yung ano ngayon, videographer. Hello. And of course, Kuya Ron, thank you for having me po. Thank you din sa time, di ba? Ayan. Si Sir Jim sa Trax, ano ko lang, share ko rin. Meron silang event this June 12, Independence Day ride. Ayan. Dapat, i-guess ko rin si Sir Jim dito, kaso, na-move yung ano yung crew nung last sa Cebu. Di ba may bagyo. So, ayan medyo na... Pero syempre, yan. Sir Jim, ayan. Waiting lang schedule natin. Ayan. So, and pala, lastly pala, kuya, gusto ko lang mag-thank you sa mga friends ko, sa lahat ng mga kasama ko sa ride. Hindi ko mo kayo maisa-isa, pero sobrang thank you sa inyo kasi sinasamahan nyo ako since start hanggang ngayon. Thank you. Okay, so again, yun, thank you. Thank you so much. Okay. Thanks, Kuya Ron. Thank you. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah.